Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mananaya? Gusto nyo po ba na kayo po ay makatama? Alam nyo po ba ang ilan pa sa mga pamamaraan na pwede ninyong gawin para po kayo ay makaakit ng swerte, lalo-lalo na po sa usapin ng pampinansyal? Ang video ito ay para po sa inyo. A little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Napakarami po mga pamamaraan para po kayo ay swertihin tungkol po sa usapin ng ganyan. At dahil ako po ay dyan nagsimula, kung bakit po ako po ay nagkaroon ng puhunan. Pero nagsimula ay 1-5 lang akin napanalunan sa iba kong tinayaan. Pero nung sumunod dito, lumaki to ng lumaki hanggang sa may pinanghanda nga po ako nitong sumalubong ng 2019. Kasi 2018, nakatama ako nung bago magpasko. Yun po yun. Tapos yun, nagsunod-sunod na hanggang sa, yun nga po, nagkaroon na ng sarili. At dahil nga po sa gumagawa ko ng mga pampaswerte, kung kaya't lahat-lahat po yan ay sakop na yung mga swerte na natatanggap ko. Ganon din po dito sa aking pagbablog. Dati-rate, 2016 at saka 2017, nag-video po ako pero sa YouTube at nakalimutan ko aking password at hindi ko na muling binalikan pa. Hindi pa po ako nagawa ng pampaswerte niyan. Doon pa lamang ay hindi talaga sinuwerte. Pero noong 2018, hindi pa ako 2018 nag-video. 2019 po ako nagsimula ng January 2. Nakakita naman po sa about po nito ng video eh. Pagkatapos nito, gumagawa na po ako ng pampaswerte kasi October 2018 ay nagsimula na akong gumawa. Tapos yun, nilista ko na. Tapos yun, nagdire-diretso na ako. Sinuwerte talaga. Tapos nagsunod-sunod po ng pagtama. Kaya kung ako po sa inyong mga bossing, gawin nyo rin po ito. At kayo po ay maniwala at mas kumapit sa mahal na Panginoon. Tapos, sasabayan po natin ng mga pampaswerte. Aba, ewan ko na lamang. Kundi ikaw ay magulat sa mga nagaganap. Dahil ako nga po nung una, hindi talaga ako makapaniwala sa mga nagaganap na dati-dati 10,000 lamang tuwing Pasko pa. Ang nahahawakan kong pera, yan ang pinakamalaki. Kaya gusto ko lagi ay Pasko. Pero sa panahon ngayon, medyo-medyo. Kasi ako na magbibigay. Pero syempre, masarap sa feeling po yan. Ngayon po mga bossing, dati-dati nangungontrata talaga ako sa aking mga kapatid. Mga kapatid lang naman. Kasi yung ibang mga ninang at ninong ng aking mga anak, nahihiya akong mamaskot. Lalo-lalo ako, malalaki na sila. Nakakahiya. At pero nung maliliit pa, nahihiya talaga ako sa pool. At ako po ay nagkaroon na lang phobia sa iba kasi nga po nakaranas na ako na minuntik-muntik na akong makulong. Kaya lagi kong iniikutan lamang mga kapatid ko. Yan, chinachat ko po talaga yan. At pag hindi nagre-reply, kinukulit ko talaga, pinapamiss call ko pa. Para lang po makapagsabi ng pera. Ayan, talaga makapal talaga. Ganun po talaga ako, ikaw po ay isang magulang na lalo-lalo na wala kang pera. Talagang doon titigas talaga ang mukha mo, kakapal talaga ang mukha mo. Ngayon po mga bossing, kung gusto nyo po na kayo po ay isa rin sa swertihin sa mga ganyang pamamaraan, kahit saan po ito ha, ito po ay basta't aalugin nyo lamang bago po kayo tumaya. Ito po yun mga bossing, kailangan natin ng 7 piso. Bago po natin gawing pampaswerte, itong ating 7 piso, ibabad po muna natin siya sa sinag ng araw. Paano po yan? Kumuha kalimbawa ng isang tabo ng tubig, lagyan nyo ito ng tubig, siguro mga kalahati lang, hindi na masyadong punong-puno yung tabo. Tapos isang kutsarang suka at saka isang kutsarang asin, depende sa dami ng coins nyo. Pero ako po sa inyo mga bossing, dami-damihan nyo na kasi unang-una, gagamitin po natin yan sa mga pampaswerte or ilagay nyo po yan sa bawat corner ng inyong tahanan. Swerte po yan. Kasi yung mga coins na yan, yan po ay nang-aakit ng swerte ng mga kasamahan nila tungkol po sa pera. Yung coins na yan, magiging buo po yan, magiging papel. Yan po ay, kumbaga, di ba taong bahay? O kaya, sa isang grupo, mamamasyal sila. Kailangan may mangunguna doon. Pag walang nauna, abay, hindi matutuloy yun. Walang dumating. Pero pag may dumating, sunod-sunod na yan, darating. Ganon din po yun sa pera, mga bossing. Halimbawa, may 5 duling. May dumating na, si piso na, sunod, naging 20, si 50, 100, ganoon, ang ganda, dumami ng dumami. At mas mainam po mga bossing na, linisin po natin yan para mas maging swerte. Kumuha ka po ng isang papel.
Tapos, after 30 minutes ng pagbababad sa sinag ng araw na nakababad din po sa tubig na may suka at asin, ay 30 minutes, hanguin nyo po siya at ilagay sa papel, parang pamatong, para hindi magdumi, di ba? Tapos, i-energize nyo siya, painitan nyo po muli sa sinag ng araw, pero hindi nyo siya kusang, hindi nyo po siya tutuyuin, hayaan siyang kusang matutuyo sa sinag ng araw. At pagkatapos po niyan, kinabukasan ng paggawa po nito, ay ready na siya para hindi kayo natataranta. Hindi po nyo, kumbaga mahirap po kasi yung kayo po yung nape-pressure habang gumagawa ng kahit anumang pampaswerte. Sabi nyo, ay, kulang pa pala, mainam pa lang na bago sumapit yung araw na yon, Tuesday or Friday lamang po ang pagganap ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, mainam, naka-ready na. At pagkatapos po niyan, kumuha ka ng botelya. I-shoot nyo po yung 7 piso, tapos lagyan mo ito ng mga dahon na rosemary. Pagkatapos po niyan, ay mag-wish ka po dito sa botelyang ito na may taklob. Kailangan may taklob. Kahit hindi na po kayo bumili ng botelya, basta yung alam mo, may pinaglumaan po kayong garapon, na pinaglaman ng palaman, yung mga ganon, hugasan nyo lamang siya mabuti at pwede nyo na siyang gamitin. Pero kung amoy peanut butter or kaya mayonnaise, yung mga ibang ano, hugasan nyo po ng suka para mawala po yung amoy po niya. Suka, ha? Suka, vinegar. At pagkatapos po niyan, i-wish nyo po dito na magkaroon kayo ng limpak-limpak na salapi at kayo po ay gabayan para mabago ang takbo ng inyong pamumuhay. I-wish nyo na lahat. Kung kayo walang bahay, wala po kayong pera, wala kayong sasakyan, i-wish nyo lahat ang nais nyo dyan. At ilayo kayo sa anumang kapamakan. Kasi rosemary po mga bossing, at yan, ganun din po ang piso, yung silver po niyan. Yan po ay hindi lamang pang-akit tungkol sa pera. Yan po ay mabisang protection din. At pagkatapos, i-wish nyo na lahat-lahat ang nais po ninyo dyan. Pagkatapos, isisigaw nyo ng malakas sa loob ng botelya na ako ay mananalo ng limpak-limpak na salapi or kaya ako ay mananalo ng jackpot. Tapos, pwede pang isigaw nyo rin dyan kung magkanong halaga ang nais po ninyo. Pagkatapos, takloban nyo po ito. Tapos, sarado nyo po, hayaan siya mas ma-energize hanggang alas 8 lamang po ng umaga. Yung sinag ng araw, hayaan nyo po siya dyan na nasisinagan yung loob. At pagkatapos po niyan, ay ilalagay nyo po ito sa ilalim ng inyong higaan. Or kaya kung may tukador po kayo doon, doon nyo po yan ilalagay. Tapos, tuwing umaga, mainam po ito, kakalugin nyo. Sabi nyo, yayaman ako at magtatagumpay. Yayaman ako magtatagumpay. Nakaharap ka sa liwanag ng araw. Ating positive. Manalangin kayo tuwing umaga. At dyan na rin kayo manalangin sa mahal na Panginoon. Humarap po kayo sa sinag ng araw sa umaga sa silangan. Pagtapos, i-shake nyo po yan. Or kaya, kung kayo po ay nagbabalak tumaya, basta huwag nyo pong kakaririn. At huwag nyo rin iintayin, mga bossing. Kasi alam nyo po yung ganyan, tukso po yan, di ba? Lalo-lalo na sa pera. Yan po ay mentras mong intayin, mentras po yan tatagal. Kaya huwag niyo po siya intayin, hayaan siyang kusang dumating sa inyong buhay para magulat ka na lamang na ayan na yung swerte na matagal mong iniintay. Para hindi maging matagal ang pagdating po niya ng swerte na ating pinapangarap, huwag niyo pong iintayin ha. Think positive, bisihin ang inyong sarili, magugulat na lamang kayo na soon, ayan na, kumakatok na ang swerte or ayan na. Dumarating na ang swerte, baka kayo naman ang hindi makatulog, kaya i-ready nyo na ang inyong sarili. Kasi yan po yung naganap sa amin, hindi na kami makatulog. Talagang nagugulat kami, hala, paano nangyari yun, yung mga ganon. Kaya ako po sa inyo, ganun din po inyong gawin. I-ready nyo na lang ang inyong sarili para kayo ay makatulog pag may mga dumarating na mga blessing na hindi ka panipaniwala. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!